Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
Atin pong masasaksihan ang pamimigay ng tulong para sa ating mga kababayan mula sa Department of Agriculture na pangungunahan ng ating mahal na Pangulo. Kasalukuyang namamahagi ng bigas ang ating mahal na Pangulo sa ating mga beneficiaries. Ngayon ay kasalukuyang namamahagi ng bigas ang ating mahal na Pangulo sa ating mga beneficiaries. Muli po kasalukuyang namamahagi ng bigas ang ating mahal na Pangulo sa ating mga beneficiaries. Sa pagkakataong ito, atin pong masasaksihan ang pamamahagi ng tulong para sa ating mga kababayan mula sa Department of Agriculture na pangungunahan ng ating mahal na Pangulo. Mula sa Department of Agriculture Manor Rice Production Program, ang ating mahal na Pangulo ay mamamahagi ng agricultural assistance kay Ginoong Avelino Formes bilang representative ng San Francisco Damayan Kapit Kamay Farmers Associations. Mula naman sa Corn Production Program kay Ginoong Ronilo Ala bilang representative ng Upland Farmers Associations. Mula naman sa High Value Commercial Crops Development Program kay Ginoong Roberto G. Bataclan bilang representative ng samahan na nagkakaisang maggugulay.
At pinakahuli mula naman sa Urban and Peri-Urban Program kay Ginoong Pedro Arendain bilang representative ng Homeowners Associations. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Amin na pong iniimbitahan ang ating mahal na Pangulo na magtungo sa stage para sa ating programa. Maaari na po tayong magsiupo. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, inaanyayahan po natin si Mayor Luis Ferrer IV ng General Trias upang magbigay ng kanyang pambungad at talumpati at upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa ating mahal na Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos, sa ating mahal na Gobernador John Vic Remulla, sa ating mahal na Congressman Oni Ferrer, sa bubuo ng Sangguniang Panglungsod sa pamuna ni Vice Mayor Jonas, Board Member Moritz Sison, sa lahat po ng narito, nagmamahal sa ating bansa at siyempre nagmamahal kay Pangulong BBM, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Una po ay pasasalamat ng inyong lingkod sa ating mahal na Pangulo. Papalad po ang General Trias dahil isa po ang ating lungsod sa napiling bisitahin at bigyan ng tulong. Gusto ko lang po ipaalala, no, sa ating mahal na Pangulo sa pangunguna po ng aming mahal na Gobernador John Vic Remulla at dating Mayor Oni Ferrer. Dito po, mahal na Pangulo, dito po nagsimula ang lahat. Dito nagsimula na nagset, no, kung saan halos 140,000 na mga kababayan po natin ang nagrally para po sa inyo. Kami po ay lubos na nagagalak at hindi nyo kami nakakalimutan. Sa dinami-dami po ng pwedeng puntahan ng ating mahal na Pangulo, ang General Trias po ang kanyang binisita. Kaya maraming salamat po. Salamat din po sa kawani po ng DSWD at ng Department of Agriculture sa inyong suporta. Kaya po, mahal na Pangulo, asahan po ninyo kami dito sa General Trias. Naniniwala po at sumusuporta po kami sa inyong adikaing sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas kung saan ang bawat buhay ay mahalaga, isang pamahalaang nakikinig, tumutugon at nagbibigay tulong sa lahat ng ating mga kababayan. Kaya po, isang malaking karangalan sa inyong lingkod ay pakilala, mga kababayan, ang Pangulo po ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Siguro yung binabayad tinutukoy ni Mayor,
Unto-unto, eh, kayo pa rin yung nandun sa rally, ang lalakas ng boses ninyo, naririnig kayo naman din sa... Maraming salamat ang ating butihing alkalde ng lungsod ng Gentry, Luis Ferrer, at nandito rin po ang inyong gobernador. Nakita nyo lang si Gob Pogi, naghihiyawan na kayong lahat. Kaya naman pala. Kayong lahat ng mga beneficiary ng pantawid ng 4-piece na ating yung listahan na ating ginamit para dito sa ating pamimigay ng mga ng bigas. Ang ating mga my fellow workers in government at mahal kong mga kababayan, magandang tanghali po sa inyo lahat. Bilang Pangulo at bilang kalihim ng kagawaran ng agrikultura, nais kong bigyan diin ang aming hangarin na mas masaganang buhay. Kaya naman, at alam nyo po, nung nandito tayo, nagra-rally, anong pinag-usapan namin? Anong pinag-usapan ko? Ang pinag-usapan ko ay kailangan ayusin natin ang problema sa agrikultura. Ngayon, sa agrikultura, ang kailangan ninyong gawin, ang kailangan namin gawin ng pamahalaan, ay pagandahin ang produksyon, pagandahin ang ani, at tulungan ang pag-process ng mga produkto ng agrikultura. Yun ang isang panig doon sa problema na yan. Ngunit, may kabilang panig din yan. Kailangan din namin na higpitan ang pagbantay sa illegal na importation ng lahat ng agri-products. Kaya yan ang aming ginawa at binigyan ko ng instruction ng Bureau of Customs at sabi ko sa kanila, imbestigahan ninyo na mabuti at hanapin ninyo ang mga illegal importers, ang mga smuggler ng bigas. Dahil ganito po ang nangyayari. Kaya at nagkaganyan, alam nyo po, nung nagtaasan ang presyo ng bigas, ay tinitingnan namin saan nanggagaling ito. Hindi naman nagkulang ang supply. Hindi naman nagpapanic buying ang mga Pilipino. So bakit aakyat ang presyo? At natuklasan namin ang nangyayari talaga, yung tinatawag na hoarding. Tinatago nila, magbagsasmagal sila ng bigas, tinatago nila para tumaas ang presyo bago nilang bitawan para pagkitaan nila yung malaking halaga. Kaya sabi ko, hindi dapat mangyari yun dahil hindi naman tama. Dahil pinahihirapan ng taong bayan para lang kumita, para lang magpayaman. Naghihirap na nga lahat, tapos ganyan ang gagawin pa. Kaya sabi ko sa ating mga ahensya, lahat ng iba't ibang ahensya, tignan ninyo ng mabuti at maghanap kayo, tignan natin, tiyakin natin na yung mga smuggled rice ay mahanap natin. Dahil ito ang dapat nating ibigay sa taong bayan. Ngayon, yun na nga nangyari. At nag-imbestiga, marami na po, siguro nababalitaan naman ninyo na mayroong marami na yung nahuhuli, marami na yung nakikita, medyo natigil ang mga smuggler. Siyempre, sumusubok pa rin yan, pero binabantayan namin ang husto. Itong batch na ito, ang nahanap ay 41,000 bags ng 25 kilos ng bigas. Ito yung pinamimigay natin ngayon. At sa 41,000 bags na yan, ay sabi ko, ibigay na natin sa tao. Kunin na ng gobyerno, ibigay natin sa tao. Kaya, nag-antay lang kami dahil bago mo huhulihin, nasa batas, kailangan yung importer ay kailangan patunayan within 15 days na legal yung kanilang in-import. Kaya medyo natagalan dahil inantay pa natin yung 15 days. At sinusubukan natin ngayon bawasan yung 15 days into 7 days. Dahil kung legal ka na importer, hawak mo lahat ng dokumento. Pag hinahanap sa'yo yan, bibigay nyo kaagad. So bakit pa 15 days? Para sabi ko, baka kung anong mangyari yan,
mailulusot pa nila yan. Kaya sabi ko, gawin natin ang lahat para makuha na ng pamahalaan, makuha na ng Bureau of Customs. Ang Bureau of Customs naman ay ginawang yung nakuha na bigas na ito ay binigay na donasyon sa DSWD. Kaya ang dinaanan namin sa pagbigay ay ang 4-piece. Ginamit natin yung listahan ng mga 4-piece. Kaya po, nabigyan kami ng pagkakataon. Sabi ko, di pamigay natin, kaya't nandito po tayo. At pinamimigay po natin, naka-ready na ba yung mga muscle ninyo? Dahil sa ulo. Dahil mabigat-bigat ito, nung nagpapamigay ako, 25 kilos, sabi ko, papamigay natin 25 kilos, sabi ko, hindi na kailangan mag-gym mamaya, hindi na kailangan mag-exercise, na mag-exercise na ako dito. Ngunit, kaya patuloy po ito para sigurado na kayo po ay may sapat na bigas at lahat ng gagawin po natin ay patuloy. Hindi natin titigilan ang pagpaganda ng agricultural sector, ang pagpaganda ng ating ng cost of production, ng ating production levels. Lahat po yan kailangan natin gawin. Pati na ang mga pagtulong sa mga cooperative, sa mga association tungkol sa processing para sila na mag-process para pagbenta nila, hindi sila nagbebenta ng palay, nagbebenta sila bigas na para mas malaki ang kikitain nila. Kaya yun ang mga ating ginagawa. Ngayon, napilitan tayo na mag-price cap dahil na-alarma talaga ako. Kung ako lang, ayokong pakialaman ang merkado. Ngunit, hindi naman tama ang takbo ng merkado dahil kinakalikot nga ng mga hoarder at saka ng mga smuggler. Kaya naglagay tayo ng price cap. Ngayon, sa kabilang panig naman, kailangan din natin tiyakin na ang farmer, lahat naman ito, sasabihin na food supply, lagi natin production, lagi kong sinasabi sa mga kasama ko sa day, huwag niyong kalimutan na kailangan naman merong magandang hanap buhay ang ating mga magsasaka. Kaya ang ginawa namin ay tinaas namin ang buying price ng NFA sa wet and dry palay. Ngayon, 16 to 19 na ang ating binibili para sa wet at 19 to 23 para sa dry. At yan po para naman napiyak. At 14 pesos ang cost of production ngayon. Sa 14 pesos, palagay ko meron na silang makukuha dyan, meron na silang magagamit na bumabalik sa kanila. Kaya yan po, yan ang dahilan kung bakit po tayo nandito. Nag-inspection lang po ako. Meron din po kaming binibigay na mga ayuda para sa iba't ibang mga kooperatiba at tinutulak namin ang ating tinatawag na biofertilizer. Hindi na ito yung imported na nagmamahal na hindi mo malaman na sumasabay sa langis, presyo ng langis, yung urea. Sumasabay sa presyo ng langis yan. Wala tayong control dyan. Kaya pinag-aralan ng DA kung paano gagawin ang meron maraming nag-o-offer at sinasabi, biofertilizer. So, meron din po tayong ibibigay na ganyan. Tuturuan po natin ang ating mga cooperative kung paano gamitin. Nang sa ganon, makakamura ulit sa urea, sa ayuda na ating ginagamit para sa mga magsasaka. Yan po ang aming ginagawa at para naman ay matiyak na lahat ng Pilipino ay mahabol man lang ang kanilang food supply. May pakain lang ang mga pamilya. May pakain ang sarili. Yun po ang hangarin natin. At kailangan nasa presyong kaya na bayaran ng ating mga kababayan. Kaya po, yan po ang aming ginagawa. At asahan po ninyo na kapag kung ano man ang mangyari pa, asahan po ninyo na gagawin po ng inyong pamahalaan lahat ng kailangan gawin upang
hindi naman kayo maiwanan upang hindi naman kayo mahirapan at lahat po ng kayang gawin ng pamahalaan ay gagawin namin. Yan po ang aming trabaho, kaya po tayo nandito para tulungan kayo. Maraming salamat at magandang tanghali sa inyo. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po namin ang ating mahal na Pangulo para sa isang group picture kasama ang ating mga beneficiaries. Lumapit lamang po. Inayahan po namin ang ating mga beneficiaries na lumapit sa ating stage. Pero iwasan po natin ang magtulakan para po sa kaligtasan ng bawat isa. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Muli po, taus-pusong pasasalamat sa ating mahal na Pangulo para sa kanyang patuloy na suporta